This is our test unit. Hey guys, so we are now inside the MG1. Okay, and magta-test drive tayo, and right now kasama natin dito si Jed. Saang branch kayo, sir? From MG Green Hills. Under ah, Green Hills. Oo nga pala. Oo, okay. So, malapit-lapit. Okay, MG Green Hills. So, magta-test drive tayo. The same route as we did dun sa MG G50. And isa ito sa, itong MG1, eh, no? Isa ito sa mga very striking na design sa ng MG. Tuwing yes, napapadaan ako sa booth, napapalingon ako dito eh. Medyo nako-confuse ako nito tsaka nung ZS1. Akala ko ano siya, new model ng ZS. Akala ko upgraded model ng CS. Hindi pala, this is a different model talaga. Yes, sir. Okay. So tara, mag-umpisa na tayo. Pupwesto muna ako ng saglit dito para maayos. Alright, so bago tayo tumakbo, naka-power seats yung driver seat, and adjust ko muna. Oops, tingnan natin gano'ng kataas siya pwede. Ayun. Maganda. Ang daming option. Malayo yung leverage nung highest point ng height niya. And, ayusin natin. Ayun. Ang ganda. Sakto lang. Hindi siya sobrang luwag. Medyo sporty yung feel. Nararamdaman ko yung side bolstering na hinahawakan ako. And, top and bottom flat siya. Ayan, kitang-kita. So, feeling mo naka-race, naka-pang-racing kang power, yes, steering wheel. And then, ayun, maganda tong integrated na instrument cluster and infotainment. Tapos, para pa siyang may extra dito na akala mo may keypad. So, oh, okay. Andito ang control pang-adjust, yes, ng, sir, side, ng side mirror. Astig! Oh, touch lang siya. Ayan, naka-fold na. Yes, sir. Pindutin ko ulit. Naka-unfold na. Tapos, kung gusto kong galawin, ito muna, pinutin, sir. Ko muna. Yeah, pinutin, sir, ko muna kung left or right. Yes, sir. Pinutin ko L para makontrol ko yung... Woo, astig! Very easy to use. Andito lang siya, oh. Galing, galing, galing. Ayos, ah. Impressive tong MG, ah, so far, ah. Kanina yung G50 na gustuhan ko rin. Sige, takbo na tayo. Teka, meron ba to? Ayun, meron siya. Itatanong ko pala, nakita ko na. Yes, sir. So, meron siyang... Well, obviously start-stop engine na siya. Tapos, meron siyang drive mode. May normal. Saan tayo mag-change ng drive mode? Sa sports man ba, sir? Sa serial mode. Mag-change yan, sir. Yeah. Yun. Super sports. So, naka-sports, normal. Super sports. Wow, super sports pa. Tapos normal. Yes, walang, sir, echo. Yun na, sir. Ang pinaka-echo mode niya. Yung normal. Okay, sige. Takbo na tayo. Ayan na si Kuya Guard. Ah, hindi. Ang ganda ng build quality ng MG, ha? In fairness. Kasi ngayon ko lang to actually nire-review, eh. Wow. Masarap din ang manibela. Malambot. Easy to maneuver, sir. Easy to maneuver. Obviously, ano to. Lahat naman ngayon mga bago, naka-ipas na, eh. Quiet yung engine. Anong size ng engine? Anong displacement? Ito, sir, naka 1.5 turbocharged engine. 1.5 turbocharged. Anong, yes, maximum, sir, horsepower nito? Ito, sir, ang maximum horsepower nito is 181. Yes, sir. And yung torque niya? Torque, sir, is 295. Uy, malaki, ah. 295. Di maarangkada to. Yes, sir. Ramdam mo yung responsive ng kanyang, yes, engine. So, ilang variants to? Dalawa, sir. Dalawa. Etong dala natin ngayon? Etong dala natin ngayon, sir, ito yung top of the line, yung MG1 Lux. Lux. Okay, yung lower end? Yung lower variant nito, sir, yung MG1 Standard. Mm-hmm. Okay. Magkano tong Lux? Ito po ay 1.458.
Oh, parang ano to? Lumalaban ba to sa Gili? Yes, sir. Oh, pero mahal to ng konti. Mm-hmm. Okay. Pero maganda, maganda ang ano niya. Ulit, 1,458,000 dapa. Tapos yung standard, sir is 1.2 1.298. Hoy, medyo malaki. Yes, sir. Ano pinagkaiba? Yung sa standard natin, sir, wala siyang sunroof. Walang sunroof. Ito meron. Mm-hmm. Okay. Tapos yung standard natin, sir, 1.5 naturally aspirated gas. Ah, hindi turbo. Yes, sir. Ah, kaya pala malaki ang difference. Okay, sige. Tapakan natin. Uy. Diyan si Kuya. Sorry. Diba, sir? Responsive siya, na? Oo, malakas. Okay. Teka. Okay, hataw tayo. 3, 2, 1... Let's go. Front wheel drive? Yes po. Ayun, naramdaman ko. Naramdaman ko yung hila niya sa harap. Okay. Meron lang akong minor complaint. Yes, sir. Masyadong dikit yung gas pedal at yung brake, no? May nag-comment na ba sa inyo niyan? As of now, wala pa, sir. Ako pa lang? Ako. Maselan lang siguro ako. Metikuloso ako eh. Pero okay lang, sir. Yung sapatos na suot ko naman kasi is actually medyo wide. Mm. So nararamdaman ko, pero still sa ibang sasakyan na tinetest drive ko, eto din naman ang suot ko, hindi ko 'to nararamdaman. So this is something to consider, or even yung product manager nyo, kailangan sa tingin ko masabihan. Kasi yes, ayan, no, malapad yung tapakan ng, well, at least kasi takot tayo sa mga SUA, di ba? Mm. Pero ito naman, kung magkakamali ka naman dito, most likely, ang pagkakamali mo, matatapakan mo yung brake pedal imbis na yung gas. Fortunately, ganun sa... Yes, dikit na dikit, oh. So, ayun. Something to consider. Pero, aside from that, magandang build quality, wala akong naririnig na... Kasi kanina dumaan tayo sa medyo maalon, eh, no? Nagpe-flex yung chassis. Yan yung mga chances, yun yung mga times na mararamdaman mo kung hindi solid ang pagkaka-build ng mga interior panels. Kasi pa nagpa-flex na yung body ng sasakyan, magpa-flex din sila. So far, wala akong naririnig ng mga langit-net. And ilan ang ano nito? Airbags. Airbags ito, sir. Ang airbags nito, sir, meron tayong 4 airbags from driver, passenger, saka curtain airbags. May curtain dito? Yes po. Oh, nice. Okay. Dito, soft touch material. Hindi ko lang sure kung leather, pero mukha siyang leather. May konting stitching. Yes, sir. Maganda, malinis. I don't know kung old school lang ako, pero mas na-appreciate ko pa rin talaga yung black interior. Tapos, yung ganitong may mga konting accent lang ng silver or aluminum or stainless. And dito, sa dashboard, hindi ko, yung naka-display nyo kasi lux din yun, di ba? Apa. Hindi ko masyado rin makuhanan ng video kasi maraming tumitingin eh. Yes, sir. So, hindi ko nakuhanan nyo sa front. So, dito ko na lang, I will take advantage habang nasa traffic tayo. So, dito sa front, maganda yung material. It feels premium. Maganda rin yung design ng dashboard. I like it. Tapos, meron ka, okay, nandito yung aircon vents mo. Tapos, ano to, mga touch. Yes, sir. Touch screen na lang siya, sir. Touch. Okay. Mas maganda ang brake feel nito kumpara sa G50. Mm-hmm. I have to be honest. Mas maganda ang feel pag tapak mo. It feels natural na kumakagat siya as you press. And then, ano to? Ito, sir. Wireless charger. Nice. For one lang, ano? And then, ito akala ko may diretso pa doon. So, medyo ano lang, ano? Driver-centric yung dito. Yes, sir. Parang dito nakatutok. Pero abot ba ito sa'yo pag sinagad ko dyan? Ah, ito, sir. Naka-ano na siya. Yan. Kasi parang nag-away kami ni Mrs. Ayoko sa'yo dito lang. Parang ganun. Anyway, may sarili pero ka naman doon. Tapos ito, ano ba ito? Ambient lighting ba ito? Yes po. Nag-change siya ng color? Ito po, red. Red lang talaga. Walang iba. So, ano yan? Nag-glow? Nag-breathe? Nag-breathe pa lang. Ah, okay. Good thing pa nito, sir. Meron tayo dito. Ayun. Yeah. Tapos meron kang magandang center console box dito. Alright. So, ayun, natatakpan. Pakita mo tong ano, yung cup holders niya. May cover.
maliit lang yung cup holders niya. Tapos, ayan, natatakpan. Ayan. And then, may electronic parking brake, yes, auto pa. Hold, tapos may hill descent control. Yes, pa. Very intuitive naman, ginagamit nila yung mga standard symbols and icons. So, any car user, madali nyo maintindihan kung ano yung mga nakasulat. Alright, so nandito yung control ng AC, dual zone ba to? Apo, dual zone. Tapos meron siyang 360 camera. Oh, malinaw. Maganda, maganda. And then, paano buksan yung sunroof? Ayan. Yung parang curtain lang yan. Pero yung glass mismo nabubuksan din. Yes po. Nabubuksan din yung glass. Ayan. Buksan natin sa inyo. Maulan pa. Hindi naman. Nice. Okay. Sige, close natin. Tapos yung LED. Ayan. Nice. Maganda, maganda. Back to driving, okay yung elbow room, okay din yung visibility, okay din yung side mirror. Tuwang-tuwa ako, parang siguro ilang beses ko itong paglalaruan. Nakakatuwa. Oh, meron siyang blind spot, yes, monitoring. Po. Galing, kargado ha. Kargado na, nice. Safety features to sad. Tapos ayun, meron pa siya, makikita mo dito yung images ng mga sasakyan. Ayun, kita yung motor, yung kotse sa harap. So, ano ba to? May ADAS ba to? Yes po. Kaya pala. So, kompleto na nga. So, may lane keep assist, may pre-collision warning. Oo po. Mga ganun features. Nice. Oh, yeah, may nagkakarera ng motor. Okay na. Kung nasagi, kamotulo. Okay, hato tayo dito. Yes, sir. Yan, naka-modes pa tayo, normal. Pag na super smooth 'yon. Mas ramdam yung power. Okay. Okay. Ulit. Mag-ano tayo? Okay, sports mode tayo. Super sports. Super sports na. Yes, sir. Dalawang klase ba ang sports? Apo, yan lang. Sports mode, super sports. Ba't di ko nasa-select yung super? Ayan, naka-neutral. Ay, yung sport lang. Ayan po. Ayan, ano yan? Yan, sir. Naka-sports mode na siya. Ba't may nakalagay sports, super? Yan, sir. Yun yung indicator niya na naka-sports mode, super sports. So, so walang sport lang? Apo. Super na talaga? Yes, po. Okay. So, normal and super sports. Yes, yun po. Lang, wala lang iba. Okay. Ready? Let's go. Uy! Kanina pa tayo. Kung kaya tayo mahataw, may pumapasok na motor eh, no? Ang lakas, ha? Super sports, sir. Ang lakas, ha? Eh, kasi nga naman, ano sabi mo? Ilan ang newton meters ito? 285 po. 285 nga naman. Malaki yun. Malakas yun para sa maliit na sasakyan. Yes, sir. Okay, naka-green. Hataw natin ulit. 3, 2, 1. 2, 3. Malakas nga. Okay, ano ang transmission nito? Ito sir, naka 8-speed iCVT. Parang, okay, siguro advanced, ibang klaseng CVT yan. Hindi yan regular na SVT kasi... Hindi siya mag-accelerate ng ganun pagka, yes, normal CVT. Hindi ko pa alam kung anong technology ng iCVT ng MG, pero yung iba kasi like yung iVT ng Hyundai tsaka ng Kia, yun medyo familiar ako. Tsaka yung CVT ng Toyota, meron siyang may gear pa rin siya sa first sa arangkada kaya responsive. Pero yung ibang CVT, like yung CVT ng Subaru ko, wala yun, huwag natin pag-usapan. So anyway, ito, responsive siya. Siguro similar sa iVT ng Hyundai tsaka ng Kia, masasabi ko. And then, ito ba, nag-change ba siya ng feel? Nagta-tighten siya pagka mabilis? Hindi? Hindi naman po, sir. Hindi. Pag nag-sports mode ka, hindi rin. Pareho lang. Pareho lang, sir. Kasi wala akong nararamdam pagkakaiba. So, normal. Hindi, meron. Meron, may konting ano siya. Meron, oo. Meron, gumagalit ng bago. Pag nag-sports mode ka, iba na yung... Tumitigas. Ayan, o. Tumigas, o. Oh. Okay. Nice. Kasi ganun naman dapat, eh. Kapag may mga drive modes ka na din lang, tapos naka-electronic power steering, madali na lang yun isama sa program na, you know, patigasin, palambutin. Yes, sir. Ganun na lang.
Nice. Maganda. Kumusta ang ride mo dyan sa likod? Maluwag, no? Nakaano pa siya, ha? Si Jed, nakasagad po. Ano pa siya? Ang laki-laki ng gap niya dito sa, ano, yung legroom niya. Tapos sa'yo, maluwag pa. So, sino ang pinakang kalaban nito? Ito, sir. Competition nito? Sa SUV type, sa crossover. Mm-hmm. Si... Sino ba? Sa Geely. Sa Geely, di si Cool Ray. Oo, si Cool Ray. Sa... Sa Kia, Sonet. Sonet, yan. Sa Mitsubishi, si X-Force. Yan, sa mga kalaban niya, sir. Oh, okay. Sa Toyota. Yaris. Yaris. Cross. Oh. Malit dito ang Yaris Cross, eh. 5-seaters. Pero parang karamihan na counterparts nito, mga Chinese din na brand. Mm. I think so. Pero hindi ano yung presyo nyo, ha? Medyo mataas yan, ha? Kumpara sa Sonet. Pero ano naman, ayan, may sinasabi naman. Tsaka may ADAS, may blind spot monitoring. Nice, maganda. Yung NVH niya maganda rin. Hindi siya rinigin nasa labas, yes, ng mga noise, no? Yes. Yung gulong ba nito? Sir. Hindi to Chinese, no? Nakita ko yung dun sa Lux, ano to, Bridgestone? Apo, parang So, maganda yung gulong, hindi siya maingay. Kahit pa low profile. Ano nga ba size ulit ng gulong nito? Ito, sir, naka 19. 19, di ba? Wow. So, 19, hindi siya maingay. Okay, go. Ayan. So, balik na tayo dito sa parking area. Subukan natin yung ano niya. Okay lang din yung suspension, eh, no? Hindi siya very comfortable, hindi rin siya very stiff. Parang sakto lang. So kung medyo mahilig ka sa mga spirited driving, okay to. Okay, subukan natin mag-park. Tayo daw magpa-park dito sa medyo masikip. So tingnan natin, madali lang ba siya i-park? O mahina lang ang driver? Neutral, reverse. Ayan. Okay, so may 360, makita natin yung poste doon kung tatamaan ko. Mukha naman hindi. Okay, magsushoot ba tayo? Baka hindi. Forward muna ng konti. Tapos, reverse. Ngayon ko lang talaga, eto, sa ganitong situation, kailangan ko yung 360. Otherwise, mag-aalangan akong mag-park dito. Pag side mirror lang na lang. Oo. Baka bumaba ako at silipin ko. Ayan. Pwede na ba to? O yes, kailangan ko pa igit na. Ayan. Nice. Ayun. Tapos? Yes, sir. Park. Diretso na park. Tama. Yun. Very good. Ang galing. Tanggalin natin yung hazard. Nice. Maganda rin yung easy malamig, you know? Okay, that's it, guys. I hope you enjoyed our short test drive with the MG1. Maganda tong crossover na to. Mukhang panlaban nga to sa Geely. Medyo mas malang siya, pero meron tong blind spot monitoring. If you guys remember, yung mga nanood ng review ko ng Geely, yun yung karamihan. Sorry, kompletuhin ko. Geely Cool Ray. Karamihan yun yung tanong nyo kung may blind spot monitoring. Eto, MG1 meron. Alright, tapos maganda rin yung interior niya. Medyo tight ang competition pagdating talaga sa mga interior, eh, no? Kasi yung mga Chinese brand, talagang pinagaganda nila yung interior. Very premium. Ang ganda. So anyway, if you are in the market na naghahanap kayo ng ganitong mga crossover, daanan nyo, silipin nyo rin yung MG. Magandang comparison para solid yung decision ninyo when you compare the different brands and models. Diba? So, ayan. So, guys, andito si Jed ng Green Hills. Imbitahin nyo mo sila. Invite nyo kayo, guys, sa aming showroom. We are located at MG Green Hills along EDSA. Or just contact me my contact number for more information, 0936-306-2454.
Ayan. So, right. Ayan. Sinabi niya na yung number niya. So, contactin niyo na lang siya. And, you know, for more details, for more information about this model and other MG models, feel free to reach out to Jed. Alright, guys. Thank you for watching. As always, drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.